Sige, amen po. So far, sa ating patuloy na pag-aaral ng justification, ay alam ko marami na tayong napag-aralan. Sa aming pag-aaral, netong nakaraan, na Friday, pinarusahan ba ng Diyos ang kasalanan ng tao? Tinanong ko yun sa kanila. Na, pinarusahan ba ng Diyos ang kasalanan ng tao? Iyon yung tanong ko sa kanila. Ulitin ko yung tanong, did God punish the sin committed by Adam and Eve, or did God punish the sin committed by human? Ano ang sagot? Yes. Now, my next question is this. Sa paanong paraan pinarusahan ng Diyos ang kasalanan? Sa paanong paraan? At nanahimik ang lahat. Katulad din ang tinanong ko nung Friday, nanahimik din ang lahat. Paanong pinarusahan ng Diyos ang kasalanan? Ha? Can you explain your answer? Can you elaborate? Okay. Ulitin ko yung tanong ko, no? Ang sagot mo kay Jesus Christ, paano pinarusahan ng Diyos ang kasalanan ng tao? Sagot mo lang sa akin, kay Jesus Christ. Kaya sabi ko, paliwanag mo siya. Idugtong mo siya sa tanong ko. Yun yung ibig kong sabihin. Tama naman yung sagot mo. Pero paano pa? Paano? Hello? Hello? Hindi makasagot. si Jaconay sa Kayla. Pero tama yung sagot niya, no? Sabi ko siya, elaborate mo eh. Kayla, paano pinarusahan ng Diyos ang kasalanan? Sabi kay Jesus Christ. Pakilakas po. Please, huwag po maingay masyado. Sige po. Mga kalalakihan, maingay. Dinurog ng Ama ang kanyang sariling anak bilang parusa sa kasalanan ng tao. That is the answer given to us by the book of Romans. God, and the book of Isaiah, God crushes His Son. Okay? And Jesus Christ, by His passive obedience, drink all the wrath of God. Ininom niyan lahat, no? Simbolo na yung kopa ay naroon ng puot ng Diyos. Sinalo niya lahat yun, sinambot niya lahat yun, no? Dahil sa kasalanan ng tao, pinarusahan ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. Upang sa pamamagitan nito, ang tao ay mapatawad sa kasalanan. Okay? And that is what we call redemption. Okay? And that is the basis of our justification. So tapos na tayo, no? Then, the imputation, we already discussed the imputation, kinuha ni Jesus ang kasalanan natin. Okay? Upang ang kasalanan natin ay mapatawad, pardon. Okay? Kinuha yun ni Jesus.
Sinuot niya yung kasalanan na hindi naman siya yung gumawa, kaya siya dinurog ng ama dahil galit ang ama sa kasalanan. Okay? Huwag natin kalilimutan, galit ang Diyos sa kasalanan dahil siya ay makatuwiran, siya ay matuwid, siya ay banal. Ngunit hindi lamang doon natatapos. Sa kamatayan ni Kristo, siya ay pinanganak dito, sinunod niyang lahat ang utos ng Diyos. At nung siya ay napako sa krus, yung katuwiran na yon, yung kanyang pagtupad sa utos ng Diyos, tinupad niya yun para sa atin. It is credited to us kung tayo ay mananampalataya kay Jesus. Yung kasalanan natin, dinala niya, dinurog ng Diyos, kaya si Kristo namatay sa krus. Sa ating pagsampalataya sa buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay aaring matuwid. Hindi dahil sa sarili nating gawa, kundi dahil tinupad ni Jesus ang lahat ng utos na hindi natin kayang tuparin. Ibinigay niya sa atin. Kaya naman, marapat na ang Diyos ay tawaging just and justifier. Ang Diyos ay patas. Paano naging patas ang Diyos? Sa pamamagitan ng pagpaparusa niya sa kasalanan. Nakuha niyo ako? Paano naging patas ang Diyos? Sa pamamagitan ng pagpaparusa sa kasalanan. Bakit naging patas ang Diyos doon? Eh kasi sabi ng Diyos, pag nagkasala ka, mamamatay ka. Namatay ba? Namatay. Mamamatay nga tayo eh. Pero sa kamatayan ni Jesus, namatay ang kamatayan. Sa kamatayan ni Jesus sa krus, namatay ang kamatayan. Kaya sabi sa Corinthians, death, where is your sting? Kaya sa mga mananampalataya, ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi pagsisimula ng buhay, kapiling na ang Diyos. Face to face. Paano nagkaklase na tayo face to face? At dahil naman sa pagtupad ni Jesus sa kautusan, nakredit yun sa atin. Kaya ang tingin sa atin ng Diyos, our identity, no? Our legal identity sa harap ng Diyos, tayo ay matuwid. O ito, Paul say ito eh. No? Tayo ay matuwid na sa harap ng Diyos. Okay po ba? Now, let's proceed to our topic, the need for justification. Bakit kailangan ng justification? Again, napasadahan natin ito. And we also discuss yung union with Christ. By the way, lahat ng blessing natin na natatanggap sa ating Christian life ay dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Please take note of this. Your identity is not you anymore. Your identity is Christ is in you or within us. Okay? So sa mga ano, welcome kayo, no, yung mga nagpabautismo. Sa lumago na kay sa biyay at pagkakilala sa Panginoon. Ang bautismo ay hindi nakapagliligtas. Ang bautismo ay pagpapakita na kayo ay hindi na sa inyong mga sarili, kundi kay Kristo. Ibig sabihin, pinapakilala ninyo, Mama, nananampalataya na ako. I am willing to die for Jesus Christ. Sa biyaya ng Panginoon, mamamatay kayo na mananampalataya. Ingatan nawa kayo ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagbabalik. Again, titingnan natin yung paksang the need for justification. And why we need justification? Because man is sinful. Man in sin. Tayo ay nagkasala. Bakit kailangan ng justification? Ito ang pag-uusapan natin ngayong umaga. At sa aklat ng Roma, tinatalakay ni Pablo expansively. When we say expansively, napakalawak kung bakit kailangan ma-justify ang isang tao. At sa aklat ng Roma, mababasa natin. So, ready nyo na yung mga cellphone ninyo, yung mga Bible ninyo, puro tayo sa Roma. Okay? Sa aklat ng Roma, mababasa natin ng malinaw, okay? Malinaw na paliwanag ni Pablo tungkol sa gospel at sa paksang justification. Sabi ni Murray, okay?
ni Andrew Murray. Okay? The central focus of the gospel is the topic of justification. The central focus of the gospel is the justification. Of course, the center is Jesus Christ. But according to Murray, no? Mahalaga ang topic na justification sa pagpapahayag, pagpapaliwanag, at pagsasabi natin ng gospel. Okay? Now, Romans 1:16 to 32. Maybe mga two verses muna tayo for today's video. Sa Romans 1:16 to 32. Okay, sige. Ano kayong Bible? Sige, buksan ninyo sa Romans 1:16 to 32. Okay na? Aklat ng Roma. Isa. 16. 16. Okay, pakibasa muna tong 16 to 17 muna tayo. Ayan, sige. Pakibasa ni Taka. Nakita na ni Taka? Sige, Taka. Okay. So, tuloy mo, 17. 17. Okay. Mm-hmm. Okay. Okay. Sorry, mahaba yan. 1 to 32 yan eh. Ah, 16 to 32 yan pinapabasa ko. Ibig sabihin, buong halos, ano, chapter 1. Now, sa Romans chapter 1, 16 to 32, mababasa natin yung hatol ng Diyos sa buong sangkatauhan. Okay? Actually, yung binasa ni Taka is just the introduction. Okay? Doon sa, yan yung buod, yung 16 to 17, yan yung buod ng ibidiscuss ni Pablo patungkol sa gospel and justification. At mababasa natin yon sa Romans chapter 1, 18 hanggang chapter 4 ng Roma. Ulitin ko, mababasa natin ang hatol ng Diyos sa buong sangkatauhan, okay, simula sa Romans chapter 1, 18 hanggang chapter 4. Itong Romans 16 and 17, ito yung kabuuan ng gusto niyang sabihin. This is the summary. Okay? Dito nakahang yung paksa ni Pablo na i-discuss sa chapter 1, 18 hanggang chapter 4. Nakukuha niyo ako? Nasusundan niyo ako? Okay. Nagsimula si Pablo sa pagtalakay sa kasalanan ng tao. Kaya papansin niyo yung verse 18. Sabi diyan, for the wrath of God. Okay? Bago sinimulan ni Pablo ang mabuting balita, inuna niyang ipinaliwanag sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Look, sabi niya doon, I am not ashamed of the gospel. Sabi ko, yan yung introduction niya. Then, eto ngayon ang pagpapaliwanag niya sa gospel. 1:18. For the wrath of God. Bago sinimulan ni Pablo ang mabuting balita, ang good news niyan, mababasa niyo sa chapter 3, bandang dulo hanggang chapter 4. Pero expansively, pinaliwanag ni Pablo from chapter 1, 18, up to chapter 3, kalagitnaan, kung ano ang kasalanan. Ganyan in-explain ni Pablo ang gospel. Bago sinimulan ni Pablo ang mabuting balita, inuna niyang ipinaliwanag sa kanyang sulat sa mga taga-Roma ang bad news. There is no good news where the bad news of man's simple state is not clearly proclaimed and perceived. The result of sin, that is the depravity of man, demanded a God-centered gospel. And how we can tell God-centered gospel if we not tell them kung gaano kalala ang kasalanan? That is why our topic, the basis or the need for justification, bakit kailangan justification? Because man is in sin.
mga kasalanan ng tao. Lahat tayo nagkasala sa Diyos. Okay? Now, bakit mahalagang sa pangangaral natin ng gospel, maituro personally sa inyo, no? Tatanungin ko kayo personally, bakit mahalaga sa pangangaral natin ng gospel, mahalagang maituro ang bad news? Bakit? Kaila? For you personally, bakit mahalaga na every time we share the gospel, binabanggit natin yung bad news? And again, that bad news is man is in sin. He is dead because he sinned against God. He rebels against God. Consequences. Thank you. Sino pa? Si Neptali. Did I tell sa gospel sharing natin kung ano yung tao? Sinabi ko ba yun sa inyo? Kung ano yung tao? Makasalanan. Okay. Knowing na ang makasalanan ng tao, ikaw, personally. Knowing na tayo, makasalanan. O, ikaw na lang, personally. Anong dating nun? Ano dating nun sa'yo? Ano yung impact nun sa'yo? Na you are not that good. We are not that good. Yes, gumagawa tayo ng mabuti, pero hindi tayo mabuti na ayon sa standard ng Panginoon. Anong dating nun sa'yo? Una mo yun narinig. Palakas ako. Palakas po, palakas po. Hindi ko ano raw, paka? Hindi ko masyado marinig. Ano? Ah, okay. Nung narinig mo yon, no? Ang isip mo agad, baguhin yung sarili. Okay. Sige, maganda yan. Maganda yan, no? Thank you. Si RC, same question. Bakit malagay sa pangangaral ng gospel, maituro muna natin yung bad news? Okay, amen. Okay, para malaman kung mabuti ba talaga ang mabuting balita. Minsan, hindi natin na-appreciate yung blessing kapag hindi natin nakikita ang sarili natin na kailangan natin ng blessing na yun. Okay? We are not that good, especially right now, pag si-share ng gospel. Madali lang yan. Do not fall on doon sa trap na easy believism. Ang gospel ay madali. Ang kaligtasan ay madali. Pero hindi siya madali dahil kaya natin. Madali siya dahil may biyaya ang Diyos. Every time nakakaraya, madali lang ang maligtas. Simple lang naman. Hindi simple ang maligtas. Hindi simple ang maligtas. Ang kaligtasan ay galing sa biyaya ng Diyos. At kung wala ang kahabagan ng Diyos, walang taong maliligtas. Now, sabi rito, Romans 1:16, pag-aralan natin, for I am not ashamed of the gospel, for it is God's power for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Sinasabi sa atin ang verse na hindi ikinahihiya ni Pablo ang pagbabahagi ng gospel. Hindi ikinahihiya ni Pablo ang gospel. Ah, wait lang. Okay. Saan na ba yun? Ayan. Pansin ninyo, sinabi ng verse, for I am not ashamed. Again, the idea here is Paul sharing the gospel to the Romans or sa churches o sa mga mananampalataya sa Roma na hindi niya kilala. Because hindi naman siya doon nagtayo ng church. But
Roman, mahalaga yan. Kasi kung ang Roma ay sentro, mula dyan sa Roma, ma-advance niya yung gospel. Kaya pasin mo sa chapter 1, verses 1, nagpakilala siya at sinabi niya kung ano yung gospel. Okay? Ang gospel ay mensahe. Ang gospel ay mensahe ng Diyos. Pangalawa, ang gospel ay mensahe ng Diyos tungkol kay Kristo. Yan ang gospel according sa Romans. Now, anong gusto sabihin ni Pablo? Ang tunay naman na nampalataya, hindi kinakahiya ang mabuting balita. For I am not ashamed of the gospel. At bakit ka naman nga mahihiya sa mabuting balita kung ito ay mabuting balita? At ang gospel na ito, sabi pa diyan, ay may taglay na kapangyarihan ng Diyos upang magligtas ng sumasampalataya. Bakit ka naman tayo mahihiya kung ang tanging paraan sa kaligtasan ay ang gospel? Dahil sa gospel, nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ulitin ko. Bakit tayo mahiiya sa mabuting balita gayong ang gospel ang kapangyarihan ng Diyos? Now, tatanong nyo siya, anong kapangyarihan ng Diyos ang tinutukoy? Hindi ito basta superpower na kayang lumipad, no? Lumulok ng bato, lumakas katulad ni Darna. Hindi. Kung titingnan ang konteksto, ang kapangyarihan na sinasabi dito ay kapangyarihan ng Diyos upang magligtas ng tao. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? It is the power of God unto salvation. Gospel is the power of God unto salvation. Ano ibig sabihin ng power of God unto salvation? Ano ang sinasabi ng power of God unto salvation sa kaligtasan? Sinasabi niyan ito. Ang kaligtasan ay isang divine act. Power of God. When we talk about God, it is divine act. At ibig sabihin, ang kaligtasan ay tanging sa paggawa lamang ng Diyos at nangyayari ang kaligtasan dahil ginamit ng Diyos ang gospel. O ulitin ko, nung sinabing it is the power of God, ano yung power ng God? Tinutulugan na ako ni Taka. Ano yung power of God? Unto salvation, the gospel. Ano yung power of God na tinutukoy? Ibig sabihin, ang kaligtasan ay divine act. Iniligtas tayo ng Diyos hindi sa sarili natin, kundi dahil siya ay kumilos sa atin. Yun yung sinasabi sa atin ng verse. And salvation is accomplished by the gospel. And since salvation is a powerful act created by God, sa ating mga buhay, the gospel described in terms here in Romans 1:16 na ang gospel ay may kapangyarihan. Kuha niyo yung logic ni Paul kung paano niya sinasabi itong verse na ito sa atin. Kaya naman, hindi pwedeng maligtas ang tao gamit ang kanyang sarili naman. At in-explain niya yon. Tuloy natin. Paano maliligtas ang isang tao? Paano maliligtas ng gospel ang isang tao? Tingin niyo. Paano maliligtas ng gospel ang isang tao? Basahin natin yung 1:17. Sige nga, sabi diyan, for the righteousness of God is revealed in the gospel from faith to faith. Just as it is written, the righteous by faith will live. Now, ang gusto sabihin niyan sa atin, maganda yung sa Tagalog niyan. Pag binasa niyo yan sa Tagalog, sinasabi dito, guys, ano ko lang sa Tagalog tong Bible ko. Sabi rito, sabi niya, for in it, ano yung in it? Sa Tagalog version, may yung in it, pinaliwanag na rito eh. Sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. Wow. So the gospel is the only remedy for man's sinfulness, and he will going to explain that from chapter 1 verse 18 hanggang chapter 4. Kaya sabi ko sa inyo, yan yung pinaka thesis statement niya dyan.
Okay? Ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. Paano maliligtas? Paano maliligtas ng gospel ang isang tao? Paano? Ulitin ko 'yung tanong. Paano maliligtas ng gospel ang isang tao? Paano? Dahil nasa gospel ang kapangyarihan ng Diyos. Balikan niyo 'yung verse 16. Bukod sa nasa gospel ang kapangyarihan ng Diyos upang maligtas ang isang tao, sinasabi rin sa atin ang dulot ng gospel ay kaligtasan. Now, the next question, para kanino itong kaligtasan? Sabi diyan, para kanino? Hindi, nag-aaral tayo. Nag-ano tayo? Nag-exegete tayo. Para kanino? Sa mga? Sa? Hudyo? Okay? Para may sinabi rin namang hintil diyan. Hindi naman siya ano? Para kanino? Pero hindi yan. Para kanino? Sa mga sumasampalataya. Faith is the loan, nag-iisa, instrument for justification. Whoever they are, mapahudyo man sila, mapagrigyego man sila, ang sinasabi niya diyan, ang kaligtasan ay sa hudyo at sa griyego, basta sila ay sumampalataya. Ayun yung sinasabi ng verse sa atin. Okay? Gospel teach us to be saved. Kaya mahalagang pangangaral ng gospel. Kaya wala tayong dapat sabihin sa iba kundi gospel. Anumang sitwasyon. Kaya hindi ikinakahiya ni Pablo ang gospel dahil sa gospel pinapakita kung paano maliligtas ang isang tao at ang nagliligtas ay ang Diyos at iniligtas siya kung siya ay mananampalataya. Kunin niyo yung logic ni Pablo kung paano niya ito ina-explain. Sinasabi ni Pablo na ang gospel ay nagpapakita sa tao kung paano siya maja-justify sa pamamagitan ng pananampalataya. Uulitin ko, sinasabi ni Pablo rito na yung gospel, sabi niya kasi for in it, sabi niya sa Tagalog, ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. Now, kung tayo ay makasalanan, ano ang kailangan natin para maging matuwid? Anong kailangan natin para maging matuwid? Kung tayo ay makasalanan? Ha? Ano na? Gospel. Pakinggan natin yung gospel. Kasi doon inilagay lahat ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para magligtas ng tao. Ako, ano yung takbo ng isip ni Paul? Sabi ko, alam, mukhang magtatagal kami dito. Kasi habang binubulay-bulay ko ito, personally, ano itong tumatakbo sa isip ni Pablo? Now, the next question. Bakit pananampalataya lamang at hindi ibang paraan? Bakit ang pananampalataya lamang sa gospel ang makapagliligtas at hindi ang iba o ang makapag-justify sa atin? Bakit kaya? Tingin ninyo. Bakit pananampalataya lamang? Any idea? Any idea? Bakit pananampalataya lamang ang makapagliligtas sa atin? Raven. Doon sa verse 17 na tayo eh. Tingnan ninyo. Tapos sagutin nyo yung tanong ko. Bakit pananampalataya lamang ang makapagliligtas? Bakit pananampalataya lamang? Ha? Sige, pwede sumagot ha? Joshua. Palakas ako. Okay.
dahil kung walang pananampalataya, hindi maintindihan nyo? Okay. Okay. Merong mga tao nakauunawa, matalino nga sila eh, nakakaunawa sila sa salita ng Diyos, masigit pa sa pagkaunawa natin, pero hindi sila napawalang sala. O, yung mga scholar ng mga ibang religions, mas magaling sila sa atin, pero hindi sila napawalang sala. Hindi sila ligtas, hindi sila na-justify. Oo, di ba? Pero thank you, Diyos, no? Sa sagot mo. Bakit pananampalataya lamang? Nandiyan sa verse. Yes, yes, Kayla? Go, go. Dahil wala tayong nandiyan ba sa verse? Okay. At sa verse, tingnan nyo. Tulad ng sina... Okay. At ito'y sa pamagitan ng pananampalataya buwat sa simula hanggang sa wakas. Ano ibig sabihin yan? Simula pa lamang nung una, pananampalataya lamang ang ibinigay ng Diyos na instrumento para ang tao ay maligtas. Ayun o. Ibig sabihin, walang ibang paraan kundi pananampalataya lamang. Tapos i-explain niya kung bakit pananampalataya lamang. Verse 18, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Look, here, 21. Kahit na alam nilang may Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmarunong, ngunit lumitaw na sila'y hangal. Pansinin niyo pa po itong pabasahin ko sa sunod. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan. Nakikita ninyo kung paano naging masama ang tao? Kung bakit pananampalataya lamang? At hindi mabubuting gawa? Dahil walang mabuting gawa na makapagliligtas sa atin. Kasi sabi dito, the gospel is the power of God. Ano yung power of God? It's the divine act. Malibang kumilos ang Diyos sa atin at bigyan tayo ng panakakayahang manampalataya. Our action is a sinful action. And it will not contribute to us para mapunta o para tayo ay maligtas. Ano niya yung logic ni Pablo? Okay. Look. 32, nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Tingnan mo, alam nila. Alam ng tao, mamatay sila pag gumawa sila ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Ngunit, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita ng iba'y gumagawa rin ng ganun. Kita ninyo, kung bakit pananampalataya lamang? Bakit pananampalataya lamang at hindi ibang paraan? Unang-una, dahil ito ang itinakda ng Diyos simula nung una hanggang wakas. Dahil ang pananampalataya na ito ay divine act mismo ng Diyos, pagkilos ng Diyos mismo sa atin. Binigyan niya tayo ng pananampalataya. Pangalawa, dahil nagkasala ang tao, kaya naman tanging pananampalataya lamang. Ibig sabihin, kung nagkasala tayo, hindi yung sarili natin ang makapagdadala sa atin sa langit, kundi yung gawa ng iba, kaya kailangan ng pananampalataya. At kaninang gawa tayo mananampalataya para tayo maligtas? Kanino? Gawa ni Jesus. Kahit sabihin mo, makukulong ka sa kanya. Kahit sabihin mo, makukulong.
Sundan niyo ako sa Roma 3. Sundan niyo ako sa Roma 3. Look, Roma 3:21. Pakibasa. Pakibasa ng malakas. Si Joyce. Ay, kita mo na? Roma 3:21. Si, ano na, si Nicole? 3:21. Ngunit kayo'y nahayag na ang pagpapawalang sama ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng lakas, bagamat ito ang pinatotohanan ng kautusan at sa mga propeta. Ibang section na yan ng Roma. Ibig sabihin, from Romans chapter 1:18 hanggang Romans chapter 3, sabi ko sa inyo kanina, kalagitnaan, 3:20, dinidiscuss ni Pablo ang kasalanan. Dinidiscuss niya na walang matuwid, wala kahit isa. So, hindi tayo maliligtas. Malibang tayo ay sumampalataya. Kaya pansinin mo, ngunit, pag binanggit mo yan, hindi yan basta ngunit, ganito yan. May tono yan pag sa Greek. Ngunit, bad news. Pagdating sa Romans 3:21, ngunit. Ayun yung gusto sabihin ni Pablo. Pansinin nyo pa. Pinapawalang sala, 22, pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus. Bakit? Bakit pananampalataya lamang? Dahil? Wala tayong pakayanan. Si Jesus naman. Kapag binasa mo yung Romans, sa bawat letra niyan, sa bawat words diyan, si Kristo ang makikita mo. Sabi mo, ngunit, nahayag na kung paano pinawalang sala ng Diyos ang tao. Sa paanong paraan? Sa 22, pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kanino? Kay Jesus Kristo. Bakit? Bumalikan mo yung taas. Hanggang bumalik ka sa hanggang ano 118 dahil ang tao ay nagkasala. Mga kapatid, walang matuwid, wala kahit isa sa atin. Ang katwiran natin ay dahil kay Kristo lamang. Wala tayong dapat maipagmalaki sa Diyos. Ang lahat ng meron sa ating kalooban, ang lakas, ang kakayanang makapaglingkod, ang kakayanang dumalo every Sunday nandirito tayo, galing lahat ito sa biyaya ng Diyos sa atin. At dahil ito ay biyaya ng Diyos, ito ay galing sa kapangyarihan ng Diyos. At dahil ang Diyos ay makapangyarihan, kapag sinabi niya na ikaw ay kanyang iniligtas, ililigtas at ililigtas pa, walang makapagpapabago mo. Bakit? Dahil makapangyarihan ng Diyos. Lagi natin isipin, makapangyarihan ng Diyos, anumang sitwasyon ng buhay ang pinagdadaanan natin. Ayoko magsimba. Bakit? Wala sa pakiramdam ko eh. Ayoko, hindi ko F. No? Hindi ko F, hindi ko feel. Ba't hindi mo kailangan ng feelings dito? Hindi lang feelings dito. Kailangan mo ng dakilang katotohanan na we are saved by believing sa mensahe ng Diyos, and that is the gospel. At hindi natin kayang sumampalataya malibang kumilos ang Diyos sa atin. Now, the next question, kumilos ba ang Diyos sa buhay mo? Kasi kung sasabihin mo, hindi ko feel, naniniwala ako, baka wala dyan sa puso mo ang Diyos. Hindi tayo ililigtas ng sarili natin kung ano-ano pa man. At sa susunod natin pagtanakay, didiscuss ko sa inyo kung ano yung sinasabi pa ng Romans chapter 1:18 hanggang pababa. Doon muna tayo sa main idea niya. Again, hindi kinakaya ni Pablo ang mabuting balita, tayo din. Bakit hindi niya kinakaya? Dahil nandito ang kapangyarihan ng Diyos. Anong kapangyarihan to? Kapangyarihang magligtas.
pansinin ninyo, wala naman sa kakayanan natin na makapagligtas eh. Kahit na sino pang magaling sa atin dito magsalita, no? Kaya kong magpaiyak ang mga tao at lumapit sa Diyos na humahagulgul, gumagapang, lumuluhod pa, no? Lalakad ng... Ikaw na preacher na ganun. Pero sinasabi ko sa iyo, wala sa kakayanan mo, kahit sa salita mo, ang makapagliligtas sa tao. Tanging Diyos lamang ang makapagliligtas. Kaya pag hindi kayo niligtas ng Diyos, kahit sa sarili mo, wala kang kaya na makapagligtas o iligtas ang sarili mo. Kaya biyaya ng Diyos tayo iniligtas. That is my point. Now, so say, ano pa? Ito ang kapangyarihan ng Diyos, ang magligtas. Sabi niya pa doon, for in it, ang sabi? Dahil sa mabuting balita, bakit mabuting balita ang kailangan natin sa palatayanan? Kasi sabi niya, dahil sa mabuting balita, doon lamang, babalik ko lang yung sa Romans 1:17. Dahil sa mabuting balita, bakit ang pagsampalataya sa mabuting balita lamang ang daan upang maligtas? Dahil sinasabi ng mabuting balita kung paano tayo nagiging matuwid. At paano niya ito sinasabi? Hindi ito gamit ang sarili natin. That's why gospel saves. Or Jesus saves. Because gospel is all about Jesus. Ngunit, sabi nung binasa niyo, ngunit, nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo. Hindi. Alam niyo, nung, personally, no? Sometimes, ito, nakita ko, realization, ito ang kulang natin every time we share the gospel. Yung sin, wala. Hindi na dinidiscuss. Masabi lang, makasalanan ka. Alam mo ba kung gano'n ka naging makasalanan? Pag-aaral natin sa mga susunod. Sa Romans 1. Dito ka lang, ha? Aalis. Gano'n naging makasalanan ng tao? Puso na kasi ngayon yung katulad kanina, pinag-usapan natin repentance. Puso na ngayon yung huwag mo babanggitin niyang repentance, bad vibes yan. Huwag babanggitin niya mga soro-soro, saya-saya ko sa soro-soro mo ko. Godly grief brings repentance, salvation. But worldly grief brings destruction. Ayaw ng tao sa malungkot. Gusto niya masaya. Eh, hindi ganun ang sabi ng, hindi ganun ang mensahe ng gospel na, sa una. Mensahe ng gospel sa una. Makasalanan ka para mag-produce ng godly grief. Para ma-appreciate mo kung gaano ka-good ang good news. Para wala kang ibang kakapitan kundi si Kristo lamang. That is why when you say yung puso ng tao, kailangan yan talaga madurog yan. Anong dudurog dyan? Gospel. Paano madudurog ng tama yan kung every time we share the gospel, walang sin? Saan ka nakakita sa New Testament, nag-share ng gospel, walang sin? Uy, mistakes lang ha. Bad vibe, wag yung sin, bad vibes yan eh. Saan kayo nakakita nun? Si Pedro nung nangaral sa chapter 2, chapter 3, sabi niya, pinatay ninyo si Kristo. Si Pablo, nangaral sa chapter 17, doon sa mga philosopher sa Athens, anong sabi niya? Sinasamba ninyo ang Diyos na hindi nyo kilala? Wow. Tapang, no? Si John the Baptist. No? Lumalapit yung mga magpagkunwari nagsisisi. Akala ba ninyo makakatakas kayo sa poot ng Diyos? Kita ninyo?
Walang matuwid, walang kahit isa. Kaya tanging pananampalataya lamang sa katuwiran ni Kristo ang makapagliligtas sa atin. Okay? I think that is not the message na makakapag-catch ng attention ninyo. But if God acts in you, yung message na yun na ikaw ay makasalanan, sapat yun para dalhin ka sa tunay na pagsisisi. Kung act din siya ng Diyos, hindi natin act, let's continue to preach the gospel. Kasi hindi naman natin alam kung kanino kumikilos ang Diyos. Basta alam natin kumikilos ang Diyos at siya ang nagliligtas. At salamat sa biyaya ng Panginoon dahil naniniwala ako, kaya kayo narito. Iniligtas kayo ng Diyos. Iniligtas ng Diyos. At lulubusin niya ang kaligtasan ninyo. Okay? Questions? Questions? Bago ko bago tayo mag-closing prayer, sino po may tanong? Sino po may tanong? Malinaw po ba? Malinaw po ba yung ating pinag-aralan? Huwag tayo mahiya, ha? I-share yung gospel. Sabihin natin, kasi hindi lang pinapakita ng gospel na tayo ay makasalanan. Ipinapakita rin ng gospel kung paano tayo magiging walang kasalanan. Hindi walang kasalanan. Ipinapakita ng gospel kung paano tayo mapapawalang kasalanan. Galing, no? Yung gospel, pinapakita niya sa atin na tayo makasalanan at ipapakita niya rin sa atin kung paano tayo mapapawalang kasalanan. Wow! Kaya personal kong sinasabi sa inyo, you embrace the gospel. It is your life, it is our life. Embrace it. Huwag nyo ilalayo sa inyo. Madapa kayo, itatayo kayo nyo. Nalungkot kayo, masasayahin kayo nyo. Mawala ka payapaan ninyo, ibabalik nyo. Wali nyo ako. This gospel is about Jesus Christ. The life, works, death, resurrection, and second coming of Jesus Christ. Kung wala nang tanong, tayo manalangin na. Let's pray. Josh Lay, can you lead us a prayer? Amen.
relasyon sa inyong Panginoon. Kami manunin naman yun. Panginoon, sa aming pagtatapos, i-guide po kami Panginoon sa aming pag-uwi, sa aming mga gagawin Panginoon. Ganoon po kami gawin ito Panginoon. Panginoon. Maitaas namin yung pangalan sa aming tiyanan yung aming gagawin. Lord, let your will be done, Lord, sa aming mga buhay, sa aming mga gagawin. Ang isang magdalangin sa aming